Ito po ang inyong lingkod, si Byaheng Capo, at ako pinagpapasalamat sa inyo at kayo po ay nandito sa aking channel ngayon. So kung kayo po ay mga baguhan dito sa aking channel, ay pakipindot lang po sa subscription o subscribe dito sa kaliwang bahagi. At pagkatapos po noon ay pindutin niyo ang notification bell para po sa mga susunod kong video, sa susunod kong mga upload na video ay manonotify po kayo sa mga darating ang mga upcoming na video ko. At marami pong salamat. So ito po ang pinakakabuang picture dito sa Lago. At tayo pupunta dun sa pinakadulo. O na, ako ay magano na, mag-drive na ako. Nag-material lang kayo. Tayo mag-day charge. Sino mag-ano, terminal? Di ako, sa pulutak kita dyan. Maria! Lupago daw po ha? Okay. Video ang kita sa ato? Pronto? Oy, Jing, wala kang chinelas dyan. Wala rin. Paano gagawin? Ha? Di mag-bibing. Pero bakit malito yung mga bibing niya? So, nandito po kami ngayon sa Lago Scanno at ito po ang aming mga kaganapan dito. Kami po ay nag-pedal boat. Kasama ko po ang aking cameraman, si Richard. At siya po ay lagi kong kasama sa biyahe at siya po ang tagakuha ng mga picture ng aking mga modelo. Tapos na sila? Oo. Oh. Santa Madonna. Ang fair naman, pwede naman tayo mag-review nito. Ako ang tour guide. O, di ba? Oo. Oh. Eh, wala nga akong discount. Wala man lang almeno, di ba? 10. Oh, Mia. Libre isa. So, ito po ang mga kaganapan dito at makikita. Ito ang Lago Scanno. Kung saan nagpo-form ito ng heart, makikita natin ito sa taas. So dito sa kaliwang bahagi, makikita natin merong tulay dyan. Yun po ang pinaka-exit ng river, ng ilog. At dito sa aking likod, makikita natin yung bundok na yan. Yan po ang bundok ng, ano yung sinabi ko kanina? Monte, I don't know. No, hindi ka pwede magsabi ng I don't know. Wala magtiwala sa'yo. Itong kaliwang bahagi, yan po ang Lago Vecchio, Monte Vecchio. At dito naman sa kaliwa, ang Monte Discano. O, diba? Tinan mo ang aking cameraman. Kasi ang aking cameraman, kasing laki ng kanyang lens. Kasi sila M's pala yun, oh. Aking mga pasero sa kabila. Sarap maligo siya. Sarap tumalun. Isda. So ano isda dito? Dito ra, matatagpuan ang mga malaking parpa. Kung saan, makakuha ka ng almost 50 kilos sa isang karpa. O, Santa Madonna. Malinis ang tubig. Malinis ang tubig. Napaka-kristal. O, emerald. Isang kapa. Tsaka, pagkikirag at saka malamig. Nasa taas pa tayo ha? Nagdala ka ba ng t-shirt? Oo. Nasa bandang itaas tayo ha? Nang bumabundok ha? Paano naging itaas? Nandito tayo sa Lago. Oo, pero nasa taas na tayo. Makip tayo eh. Ah, ano ibig sabihin? Nasa taas tayo. Kumbaga ito yung pinaka-cool, no? Saan ka pa maghanap, no? Itong Lago na to ay situated almost 1,000 meters up sea level. So ibig sabihin, ang posto namin ay taas pa rin kami ng bundok. Taas ng bundok. Ito ay mga kabundukan. O, diba? Kung tayo pupunta doon, hindi tayo makakapalik. O, ikaw ba? Ikaw, driver. O, sangkap ha. O, yun ang mga bullshit heart. Grande, grande! Jose mo, ang gagwapo nila, no? Oo. Bonong bono. Bonissimo. At ayan. Ito sa akin likod, yan po ang yung sinabi ko kaninang Monte Vecchia. At itong dito naman sa kabila, ito yung Monte Scanno. So way back 3,000 years ago, ang dalawang bundok na to ay nagkaroon ng lindol. At ang dalawang bundok na to ay na-landslide. So itong lake na ito ay hindi talaga to lake. Ito ay river nung unang panahon. Ciao! Ciao, ciao! So nagkakaroon na yung dalawang bundok na landslide at na nagbara sa gitna ng
ilog. So, nung nagbara siya, ito ang nangyari. Well, taas tayo ng bundok. Naging lake. Pero at the same time, nandito pa rin kami sa taas ng bundok kasi ang lugar na ito ay almost 1,000 plus meters high below sea level. Bakit bumubula, Chad? May bumubula sa ilalim, may ano? Hindi, yun yung mga isda minsan. Ah, isda pala yun. Ako tuloy na. Oh, ang sarap uminom. So, yan ano. Sarap pa ng... Malaki pa yung mga karpa dito. Malaki daw ang karpa dito. Pero wala namang mingwit. Ah, bangon siguro. Ang maganda yung ano, yung di ko pala na sa ito. Ano? Ano ka? Ano ba picture doon? Maganda picture dyan. Dapat picture mo pala ako, Chad. Dali, picture mo ako. Doon, ano ito? Saka dito, yan o. Dapat, ikot po kasi. Dapat dyan ka. Okay. Picture mo. Okay muna, wala pa. So, ito po ang pinakakabuang picture dito sa Lago. At tayo pupunta doon sa pinakadulo. O na, ako ay magano na, mag-drive na ako. Pos- mga kabyonding, ano nga sabi nga noon, Chard? Mga kabyonding, bionding sa Byaheng Capo. Sa Byaheng Capo talaga namang sulit na sulit. Si Capo na nagsabi noon na sulit na sulit. Usapan natin ha, bantay ka. O yan, kunan mo yan ng ano. Ayan na, sakaya na sila. Ilan kayo? Lima kayo? Sino mag-drive? Kasi ang payat pa ang nag-drive. Hoy, ikaw, Aileen, ikaw mag-drive. Tingnan mo, ang payat pa ang mag-drive. Ano yan, mag-pinch kami. Ayang anak, yung anak ko, hindi nyo yan maasahan ha, sa driving. Yung payong ano. Ikwela, ang kibos, trakwelo. Ah, okay. Eh, kayo nasunod, ano? Tapos, sinong susunod na grupo? Pwede kami apat? Pwede na siguro. O, pwede na kayong apat. Doon kayo. Ano? Mga kabyonding. Ano nga sabi nga noon, Chard? Mga kabyonding. Bionding sa Byaheng Capo. Sa Byaheng Capo talaga namang sulit na sulit. Si Capo na nagsabi noon na sulit na sulit. Usapan natin ha, bantay ka. O yan, kunan mo yan ng ano. O, tingnan natin ang mga pasahero natin. Alam nyo na? Ha? Okay na? Si Marisa ay pa-drive dyan. Ikaw Marisa, ba't tingin ako sa likod? Doon ka sa harap. Thank you.